So, nag-training tayo ngayon mga kalapatid sa Janawan. Actually, pinatraining ko lang kila Ikong, gawa ng bumiyay sila. So, yung limang panlaban natin na pinagpipilian sa pooling, eh yun yung ating pinatraining. Labas! Ayaw pa magsilabas. Yan na. Eto, what's up sa inyo mga kanoo. Magandang hapon sa inyong lahat. For today's video, eto, magpaparonda sana tayo mga kalapati natin ngayong hapon. So, 3:30 ng tanghali mga kalapati. Hapon na pala. Eto, bumulaga sa atin, no. Meron tayong kalapati dito na hindi na sa akin, pero dating sa akin. So, napakaganda kalapati mga kalapatid. Kaya lang, nung nakita ko agad yung singsing niya, ayan yung singsing niyo. ARPC mga kalapatid na kulay red, tapos may PHA na kulay white. Ayan mga kalapatid, so. So, pagkakatanda ako dito sa ibon na to, at alam ko sino na may-ari nito eh. Si Sir Ronaldo mga kalapatid. Ayan, bumalik yung ibon mo rito, sir. So, ngayong araw mga kalapatid, ayan, chat natin siya mamaya na pa-pick up natin dito yung ibon. So, nabenta ko na to sa kanya mga kalapatid. Ito yung mga warriors natin na pang norte, kasabayan to ni Whitetail mga kalapatid. Ito yung mga kabats niya. Na huling ano, yung huling bats bago na pulawi yung club ng ARPC. So, ito yung mga warriors natin that time. So, hindi ko na nga rin tanda kung kailan mga kalapatid. Ano, siguro last year, sabihin na lang natin 1 year. So, nakabalik dito yung kalapate, oh. Alam pa rin niya. Pagkakaalam ko, dito sa kalapate na to, eh, breeder na to ni sir. So, sobrang tagal mga kalapatids, pero kinaya pa niyang umuwi. Ayan, oh. Bukan natin papasukin kung mapapapasok natin kung kabisado pa niya itong ating trapdoor. Ayun, lumipad na nga mga kalapatids. So, tingnan natin kung ano, kung bababa pa rin siya dito. Ayan, lumipad. Medyo nahihirapan ako magpapasok sa kanya. So, siyempre, siguro sa tagal lang, eh, hindi na niya kabisado itong loft natin. Eh, lumilipad siya. So, hintayin lang natin. So, almost 10 minutes na nagpapapasok sa kanya. Ang hirap papasukin, mga kalapatids, ano? Gawa ng sobrang tagal na rin naman kasi. So, tingnan natin kung babalik doon kasi Ronaldo, yung ibon. Pero kung dito bumalik, eh, hindi ko na siya, ano, papasukin ko na. Tapos, at tayo na lang magbabalik ng kusa doon para, ano, mga kalapatids. Kasi di ko alam kung nabatcher nila yung ibon doon kasi ginawa nga nila yung breeder ay lumilipad. So maubos oras natin dito. Balikan na lang natin mamaya kapag dumapo ulit dito yung ibon. Meron tayo dito ng ano, tatlong narbes. So ito sobra na to sa ano, sobra na to dito sa breeder section natin. Pero winalay ko na to sa ano, sa parents. So tatlo na to. So dito sila galing na ano, na cage. So dito ko sila muna pinamatured ng konti. Siguro mga 1 week sila dito bago natin sila iladala ron sa taas. So bali tatlo to. Ito yung last batch natin ng mga karpa. Yan, green facing sing yan eh. Last batch na to ng karpa warriors natin. So 14, 15, 16, 17, 18 pieces na karpa warriors. So yun yung panlaban natin next year. Hindi ko alam kung sa summer race eh. Kasi gawa nga ng ano, itong cage na to, gagamitin natin. So, mamaya malalaman nyo kung bakit. Meron tayong experimental breeding na mangyayari dito mga kalapatids. Kaya kailangan natin tong gamitin. Kaya automatic to, eh, lalagay na natin sila sa taas para may viewing na din. Yun, lumipad agad oh. So, isa checkered. Yung isa parang slate ang kulay. Itong isa, malinis to na ano eh, blue bar. Ayan. Malinis na blue bar na possible cock. Ayan, mga kalapatid. So, ayan. So, tatlo. Kompleto na yung warriors natin na pang karpa. So, susunod natin na ipoproduce is yung kaka-release lang na singsing ngayon sa kabilang club naman. Pag next year din. So, siguro makakuha tayo doon ng mga 30 birds. 30 rings na pansuksok natin si Terenta na ibon. Eh, kompleto na yung warrior natin. Siguro nasa 60 na piraso mahigit. So, okay na okay na yun. At least, na-target ko yung ina-aim natin na 50 to 60 bird this year na malagyan to ang ating flyer slope. Para sa ganun, makita natin lahat ng purchase na yan, eh, matungtungan nila mga kalapatids. So, bali ang kukunin natin ngayon, yung experimental breeding natin. Gawa nang meron tayong tropa na nagbalik noong ibon.
na yung isang breeder natin dito is binreed niya, kaso hindi niya mabreed, hindi niya mapaitlog. So ngayon, kinuha natin yung ibon, kinondisyon, binurga, pinlashing, nirecondition yung ibon para may breed. Kasi ito dati, yung ibon na to, eh nangingitlog naman sa akin. Saka nakakapagpalabas naman, okay naman. Pagdating sa kanya, eh hindi niya mapabuga. So sabi niya, balik daw dito, baka sakali dito mangitlog ulit. Tapos bigyan ko daw siya ng update. So ito na yung update, mga kalapatid. Ano? Kung nanonood si sir, kukunin natin yung ibon. Tapos bibigyan natin ng kapares. Ngayon tayo ang magbibreed. Kapag ito nang itlog dito sa atin, so walang problema yung ibon. Walang problema. O tama, yung ibon, yung sistema or kung paano alagaan yung may problema, mga kalapatid. Ano? Kasi ito yung ibon, oh. Napakaganda yung ibon nito. Champion yung ano yung kapatid nito, yung mismong Nesmith dito sa Bulacan, eh. Ayan, hindi naman siya payat, magandang katawan. Ayan, oh. Hen to, mga kalapatid, hen. At ang ipaparis natin, itong medyo matured na, mga kalapas, para mabilis sila mag-breed. Ito yung cock. Itong ating ano, yung Vandenbroek natin na pure. So ito ipaparis natin sa kanya. Baka sakali, eh mag-breed agad. Kasi ito medyo matured na. Makita nyo yung mukha niya, medyo may pagkaborga na ng konti. So doon natin sila i-breed sa may bakanting cages doon. Hopefully eh mag-mate sila agad, mga kalapats, para makita agad natin yung resulta, para di na tayo matagalan at mahirapan. Mabali itong breeding na gagawin natin sa kanila, hindi natin itutuloy. So gagawin ko, titingnan lang natin kung mangingitlog, kung mapipisa. Pero yung magiging anak, hindi natin sila panlaban, mga kalapatids. Kasi goods na yung ating panlaban, saka yung mga susuksok natin na singsing, eh okay na din, mga kalapatids, ano? Ayoko naman mag-produce ng sobrang dami na gagawin nating stock bird na hindi rin natin magagamit. Saka marami na tayong naipon ng mga stock bird in case na magparapol tayo, mamigay tayo sa Pasko. So marami na tayong ibon sa stock bird natin na mga maayos, mga kalapatids, ano? Hindi ko naman sinabi hindi maayos to. Kaya lang kasi, sobra-sobra na. So, experiment breeding lang to kung talagang mag-breed pa. Pero, ayan, nakikita nyo yung hen natin. Parang didipa na siya. Isang sign yan na mangingitlog na siya, mga kalapatid. Mag-mate, magpapamate na siya. So, hindi na natin mahihintay yung kalapatid na bumalik dito sa atin. Gawa nang wala pa rin hanggang ngayon. So, may message na lang natin si Sir, ano, si Sir Ronaldo. Kung babalik doon, or kung bumalik na doon. Dito kasi alapa, mga kalapatid, eh. So, kung mahuli natin mamaya yun sa hapon, pag dumapo rito, babalik natin doon. Kapag hindi, so abang-abangan natin kung babalik pa siya dito. Pero may lumilipad-lipad pa kasing pa isa-isa. Kaya lang medyo hapon na, mga kalas, din na natin mahihintay. So, update ko kayo next video. So,